Ngayon ay nagkaroon ako ng kaaya-ayang karangalan na matanggap si Ambassador Gerard Ho at talakayin ang hinaharap ng mga partnership at pamumuhunan sa pagitan ng Pilipinas at Singapore. Ang matibay na ugnayan sa pagitan ng ating dalawang bansa ay nakaangkle hindi lamang sa kalakalan at sa ating matagal ng relasyon sa ekonomiya kundi sa tunay na pagkakaibigan ng ating mga mamamayan. Inaasahan namin ang higit pang pagpapalakas ng mga pundasyong ito sa mga darating na taon kasama ang Singapore Embassy sa Manila. Kanina, nakipagkita ako kay British Ambassador Lord Beauface na ikinagulat ng lahat sa kanyang kahangahangang kaalaman sa wikang Filipino. Sa aming talakayan, napagkasunduan naming lalo pang paigtingin ang aming pakikipagtulungan sa mga pangkalahatang larangan ng mutual interest gaya ng ekonomiya, enerhiya, pagbabago ng klima, karapatang pantao at kalayaan sa media at maging ang proseso ng kapayapaan sa Mindanao. Inaasahan namin ang pagsulong ng mga lugar na ito sa pamamagitan ng aming patuloy na pakikipag-ugnayan sa hinaharap kasama ang British Embassy Manila. Salamat kay Ambassador Luke Vero ng European Union habang ipinarating niya ang mainit na pagbati at pagbati mula sa Pangulo ng European Council at ng Pangulo ng European Commission. Inaasahan ko ang mas malawak na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng European Union at ng mga miyembrong estado nito sa iba't ibang larangan ng mutual interest gaya ng sustainable energy, economic development at climate change. Nagkaroon ako ng mabungang talakayan kay French Ambassador Michael Bocos kahapon tungkol sa mga lugar ng magkasanib na interes na aming gagawin sa malapit na hinaharap. Sa pagdiriwang natin ng 75th anibersaryo ng relasyong diplomatiko ng Pilipinas at France sa taong ito, positibo ako na ang patuloy na pagtutulungan at pagtutulungan ng ating mga bansa ay aabot pa sa mas mataas na taas sa mga darating na taon. Ngayon, natanggap namin si Ambassador Johorayo Wahab ng Brunei Darussalam at nagkaroon ng makabuluhang dialogo sa paggawa, edukasyon, kalusugan, at kultura. Inaasahan namin ang higit pang pagpapalakas ng relasyong diplomatiko na tinatamasa ng ating mga bansa sa nakalipas na 30 taon. Nagpapasalamat ako kay Italian Ambassador Marco Clemente para sa positibong talakayan sa politika, ekonomiya, at tugon sa COVID-19 na nangyari sa aming pagpupulong. Sa pagdiriwang natin ng 75th anibersaryo ng bilateral na relasyon ng Pilipinas at Italy sa taong ito, umaasa tayong ipagpatuloy ang matibay na ugnayan sa pagitan ng ating mga bansa sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ating kooperasyon ng tao sa tao, kaya naman napakalaking tulong talaga ng ganitong klaseng pakikipagpulong sa iba't ibang panig ng bansa para na din sa pagpapalakas ng ating ekonomiya. Nagkaroon kami ni Spanish Ambassador George Moragas ng mabungang pag-uusap sa mga pangunahing larangan ng kooperasyong pampulitika, seguridad, ekonomiya, at pag-unlad. Sa ating matagal ng makasaysayang ugnayan, patuloy nating ipagpatuloy ang ibinahaging layunin ng ating mga bansa, matatag na ugnayan sa pagitan ng Spanish at Pilipinas para sa ikauunlad ng bansa kaya naman karapat dapat na magkaisa tayong lahat para sa malaking pagbabago. Kahapon nakipagpulong ako kay Ambassador Anka Riefenstuhl para palalimin ang ating koneksyon sa renewable energy, pandaigdigang seguridad sa pagkain, at pag-iingat sa panuntunan ng batas at karapatang pantao. Inaasahan ko ang pagsulong ng ating pakikipagtulungan sa Germany sa pagtugon sa mga pandaigdigang hamon tulad ng pagbabago ng klima, noon pa man halos ilang porsyento ng mga Pilipino nating kababayan ang pinili na magpunta sa Germany kaya naman mas lalo pa nating pag-iigtingin ang ugnayang Pilipino-German na samahan. Pinasasalamatan ko si Ambassador Mohamed Raida Elfasi sa kanyang pagbisita upang ihatid sa atin ang mainit na mensahe ng pamahalaang Moroccan. Inaasahan kong ituloy ang ating magkasanib na interes sa agrikultura, ekonomiya, at agham at teknolohiya para nang sa ganon ay mas lalo pang lumaki at hindi maghirap ang bawat Pilipino nating kababayan na yun naman ang nais ko para sa ating bansa, katulad ng mga binitawan kong salita nung araw ng kampanya na walang Pilipinong dapat maghirap, ang lahat ng ginagawa kong ito'y para sa buong bansa at bawat pamilyang Pilipino. Kami ay nagkaroon ng isang produktibong pagpupulong kasama ang US Deputy Secretary of State Wendy Sherman kahapon. Sa matagal ng alyansa sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos ng Amerika, inaasahan namin ang higit pang pagpapalawak ng aming people-to-people ugnayan, pang-ekonomiyang relasyon at interes sa malinis na enerhiya, kaya naman gagawin ko ang lahat para sa mga kababayan nating mga Pilipino at sa pamilyang Pilipino kaya naman hinihiling ko sa inyong lahat na dapat na tayong magkaisa. Ang UN Resident Coordinator, Gustavo Gonzalez, at ako ay nagkaroon ng magandang talakayan tungkol sa karapatang pantao, kapayapaan, at napapanatiling pag-unlad sa aming pagpupulong kanina.
Inaasahan namin ang pagtutulungan at pagpapalalim ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng United Nations. Napakasarap naman talagang maging Pilipino dahil ang ating Pangulong BBM ay iniisip ang kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino at hindi interes ng iilang politikong ganid sa kapangyarihan. Kaya naman ako at sampu ng aking kapamilya ay sobrang sumasaludo sa iyo, Presidente BBM. Kung bago ka pa lamang sa channel ko, wag mo naman kalimutan mag-like at i-share ang video. Pakipindot na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago ko pang upload na video.